Walang buhay na madali, pero may buhay na makahulugan. Yan sa tingin ko, ang buhay sa Nazareth Formation House. Sinisimula namin ang bawat araw sa pagdarasal. Dinarasal namin ang Liturgy of the Hours at pagkatapos, sinusundan ito ng banal na misa. Mahalaga sa buhay ng isang formandi na magkaroon ng malalim na ugnayan sa Diyos dahil si Lord naman talaga ang dapat na maging sentro ng aming formasyon. At ito rin ay mahalaga sa paghahanda namin sa buhay ng pagiging relihiyoso. Sabi pa nga ni St. John Calabria, prayer is the first activity of the religious. Sa aming espiritual na pamumuhay dito sa Nazareth Formation House, malaking tulong ang naibibigay ng adoration before the Blessed Sacrament, meditation, rosary, leksyon divina at spiritual reading. Aside sa community prayer life, mahalaga rin na bigyan pansin ng isang formandi ang kanyang personal na relasyon sa Diyos. Ang Nazareth Formation House ay isang lugar na kung saan dito hinuhubog ang mga batang lalaki sa isang formasyon upang matuklasan nila ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. At marahil balang araw, sila'y tumugon sa tawag ng Diyos sa pagiging relihiyoso o pari. Ang pangalang Nazareth Formation House ay nasa ilalim ng inspirasyon o halimbawa ng banal na pamilya sa Nazareth. Si Jesus, Maria, at Jose. Congratulations! Katulad ng mga ordinaryong estudyante, kami rin ay nag-aaral. We are under the program of AB Philosophy. Kung ako yung tatanungin, hindi madali mag-aral dito sa loob ng Nazareth Formation House. Lalo na ang formasyon ay pinaloloban ng iba't ibang aspeto ng pamumuhay bilang isang relihiyoso. Gayunpaman, kaming lahat ay nagtutulong-tulungan para maging mas madali sa aming lahat. Hindi lamang sa aming aralin sa filosofiya, kundi pati na rin sa iba't ibang bagay sa aming komunidad. Consider each other as brothers and as such love and help one another, especially in spiritual life. Nanggaling kami sa iba't ibang kultura, kaya hindi natin mapagkakaila na medyo mahirap rin sa una. Pero sa kalaunan, pag makasanayan na, makikita mo na masaya talaga ang community life. Ang pagiging Calabriano ay hindi lang naman tungkol sa pagiging pare at mga sakramento. May mga bagay rin na dapat naming matutunan dito sa loob. Ang mga ginagawa namin dito sa loob ay hindi lamang para sa aming sariling kapakanan. We learn in order to share. Ang aming mga natututunan dito sa loob ay may layuning makatulong sa iba. Pagpasok ko dito sa National Reformation House, akala ko hindi ko na magamit ang aking hilig sa pagdodrawing.
Sa kabaliktaran, mas nalinang ko pa ito sa tulong ng aming formation. Ang paglilingkod sa aming apostolate areas, mapaiskwelahan man, sa iba't ibang komunidad ay ang siyang tunay na nagbibigay kahulugan sa aming buhay bilang mga Calabriano. Ang mga mahihirap at ang mga nangangailangan ay ang siyang tunay na kayamanan ng aming kongregasyon at ng simbahan sa kabuuan. Maya ka Maria na puno ka si Gracia, Ginoo nga Diyos sa atin at sa imo. Itinayo ang pag-abi sa mga babae na tanan. Ang pagiging Calabriano ay hindi isang pribilehiyo. Ito ay isang responsibilidad na isabuhay ang ebanghelyo. Sa ganitong paraan, naway mahanap natin ang kaharian ng Diyos sa paggawa ng mabuti sa iba. At sa munting pamamaraan ay makapag-ambag ng magandang pagbabago sa mundo. Kung tutuusin, yun din naman talaga ang tunay na kahulugan ng pagiging Calabriano. Nawa po tayo magdasal sa karagdagang bukasyon sa pagiging relyoso at pari ng ating simbahan. Iyan po ang buhay namin dito sa loob. Sa tulong ng Diyos, aming natutuklasan ang halaga at layunin ng buhay dito sa mundo. Naway manatili sa puso at isipan ng bawat Calabriano na walang iba kundi ang paghahari ng Diyos ang ating unang hangarin. At ipahayag sa lahat ng tao na lahat tayo ay magkakapatid sa isang Diyos ng ating Ama.